take care of mommy when I'm away, buddy. Ginulo ni Craig ang buhok ng anak nang makarating sila sa Visayas Airlines. Nasa di kalayuan ng pribadong eroplano na pag-aari ng pamilyang Sedejas. Opo, balik ka po and pasalubong po ng big boy. The Sedejas Pharma branch in Australia faced a crisis and Craig needed to attend the problem personally. Noong isang linggo pa siya nito, kinukulit na sumama sila ni Nicholas. Mariin niyang tinanggihan dahil may trabaho siya at may pasok sa eskwela ang anak nila. It's just 1 to 2 weeks. It's not like they will not see each other again for years. Tumaas ang paningin sa kanya ni Craig. Muntik na siyang matawa nang namumula nitong mga mata. I'm gonna miss you and our son. We'll be okay, Craig. Saka ilang araw lang uuwi na sina Tita Francia. Safe naman ang Northshire Town. Inabot siya nito at maingat na pinaloob sa matitigas na bisig. Humalik ng ilang beses sa kanyang noo. I don't wanna go, mommy siya. She laughed at his baby voice and pinched him. Si daddy parang baby. Ako lang naman po ang baby ni mommy. Sinimangutan ni Craig ang anak. Before you, I'm the original baby of mommy. Umaktong nag-iisip si Nicholas. Gumuso pa. Have a safe flight, Craig. We'll wait for you. Sabay silang napatingin kay Nicholas nang hinigit-higit ito ang lalayan ng damit ng ama. Daddy, dede ka rin po ba kay mommy? Napanganga siya. Sabi po ni Mama Ninang, dede ako kay mommy nung baby pa ako. Sabi mo baby rin po ikaw, dede ka rin po sa kanya ha? Humalakhak si Craig bago pilyong nilingon siya. Well, hindi na natuloy ang sasabihin nito na nakatikim ng pinong kurot mula sa kanya. Pinandilatan niya si Craig ng akmang magre-reklamo. After one more hug and kiss for her and her son, Craig entered the plane. Hinintay muna nilang makaalis ang eroplano bago sila muling sumakay ni Nicolo sa kotse para bumalik sa Northshire Village. It was 6 in the morning. Nicholas got up from the bed early just to see his father live. Pupungay-pungay na ang mga mata nito habang nakasindig sa kanya. Baby, breakfast muna tayo para tuloy-tuloy ang tulog mo. Lambing niya. Sabado naman ngayon kaya walang pasok si Nicholas. Okay po, mommy. Gusto ko ng pancake na may milk. Hinalikan niya ito sa noo bago nagsabi kay Mang Rene na dumaan sila sa pancake house bago umuwi. Hiniram lang ni Craig ang matanda sa bahay ng mga magulang nito. Nasa ibang bansa kasi ang mag-asawang Sedejas. Uuwi rin si Mang Rene pagkatapos silang maihatid dahil may lagnat ang asawa nito na katulong din sa mansyon ng mga Sedejas. Naunang ibinigay sa kanya ang take-out na agahan para kay Mang Rene at sa mga kasamahan nito sa mansyon. Dahil malapit lang din naman ang bahay nila sa pancake house, sinabihan niya na ang driver na umuwi na at maglalakad na lang sila ni Nicholas. Kinuha niya ang table number at binalikan ng anak sa mesa. Sean Rafael? Nilingon niya ang tumawag sa kanya. Sandaling kumunot ang kanyang noo nang makita ang lalaking pamilyar. He was in his running shoes and sweatshirt. Dwight Norador, we were college at St. Benilde College. Lumakas ang rekognisyon sa kanyang mukha at napatayo. Hi! Nakangiting tinanggap niya ang kamay nito. It's been what? Years? Oo, sa St. Benilde pang huling kita natin. Aniya sa naiilang na boses. As far as she remembered, their last talk was not quite that good. Tumangoy ito at nilapat ang tingin kay Nicholas na tuwid ang pagkakaupo. Nawala yata ang antok ng anak niya dahil titig na titig ito kay Dwight. Paminsan-minsan ay kumukunot ang noon nito na parang si Craig. Who's this? Baby ng mommy ko, sagot ni Nicholas, taas noo pa. Hindi niya na ituloy ang paninita sa tono ng bulilit dahil dumating ang pagkain. Upo ka, yaya niya sa lalaki. Nagbabantang tingin ang binigay sa kanya ni Nicholas Rios kaya napalabi ito. Thank you siya, I ordered coffee and waffles. Malungkot kumain mag-isa. Inilahad niya ang kamay sa anak. This is Nicholas, my son. So, totoo pala na nabundis ka. Tahimik nitong wika habang nakatingin sa anak niya. Sino bang hindi makakaalam nun kung usap-usapan yun sa buong group page ng St. Benilde? Sumabay pa ang engagement noon ni Craig at Catherine, kaya talagang pinulutan siya ng mga kaeskwela. The prim and nerdy Sean Rafael Mijares gets pregnant and cheat on the notorious Sedejas. Ilang araw din niyang iniyakan ang headline na iyon sa page na naging sanhi ng mga pregnancy cramp niya, kaya hindi niya makakalimutan. He's 6 now. And I have a daddy, singit ni Nicholas na tinusok-tusok ang pancake gamit ang tinidor hanggang sa magkalasog-lasog. Humihingi ng pasensya ng inilian niya si Dwight.
Hindi naman ito nabanggit pa ang tungkol doon. Bagkus, nagkwento na lang ito sa kung paano napunta sa Maynila. He was now a professional engineer. Sharna was happy for his success, lalo pat nagdi-training na raw ito para pumunuan ng lumalagong construction firm na pag-aari ng ama. Tuluyan ang nawala ang antok ni Nicholas, kaya naglakad na lang sila pa uwi. Walang masyadong dumaraan sa kalsada sa bahaging iyon ng malawak na lupain. Masyadong malalayo ang agwat ng mga bahay roon. Ang pinakamalapit na yata ay ang mansyon na Mistulang Castillo, na ayon kay Craig ay pagmamayari ng mga Weinstein. Ate! Sigaw ng pamilyar na boses sa labas ng gate, matapos nilang mananghalian ni Nicholas. Dumating si Estepania, kasama si Nexus. Nasa Maynila ang dalawa para sa wedding gown ng kanyang kapatid. Agad iniwan ni Nicholas ang TV nang marinig ang boses ng tiyahin. Nagtatalo na nilagpasan siya nito para sumalubong sa dalawa. Tita Ara, Papa Nix! Kinarga ni Nexus Almirades ang anak niya at pabirong itinapon-tapon sa ere. Mahulog yan! Sita ni Selena Ara sa fiancé. Sa halip na matakot, tawa lang ng tawa si Nicholas. Inutusan pa ni Almirades na umupo ito sa balikat na agad namang sinunod ng huli. Mahigpit siya ang niyakap ni Ara nang makapasok sila sa loob ng mansyon. Bago pa man niya makausap si Nexus, hila-hila na ito ni Nicholas Paquette sa kwarto nito para maglaro ng chess. Kailangan mong umuwi. 3 days before my wedding, isusukat mo pa ang dress mo. Naglalambing na niyakap niya ang kapatid. Oo na, uuwi na. Ang laki mo na talaga. Baby mo pa rin ako, ate. Mahinang humalakak at hinalikan ito sa pisngi. Baby ko pa rin si Tep-Tep kahit baby ka na rin ni Nix. Kayo ni Kuya Craig, kailan kayo magpapakasal? Next year pa. Thank you sa pagpaparaya, ate. Bumalik sa pagkakayakap si Estepania sa kanya. I know Nix will take care of you. Huminga ito ng malalim. May mga pagkakataon na nabibilisan ako sa mga nangyayari. But I love Nexus. Hindi siya gumawa ng kahit anong dahilan para ayawan ko siya. Hindi naman yon sa tagal ng pagkakakilala. I trust Nexus. He earned my respect. Naluluhang nagpasalamat si Ara sa kanya. Kaya naman malambing niyang hinalikan ito sa ulo, katulad ng palagi niyang ginagawa nung bata pa silang dalawa. You ate lunch? Oo. Sagot niya sa malambing na boses ni Craig sa kabilang linya. Panayang tipa niya sa keyboard. Ikaw? I miss you so much, Nicholas. I wanna go home. Tinawanan niya lang ang pagiging clingy nito. Nang pangatlong araw na wala si Craig, mas lalong naging busy ito katulad niya. Hinalikan niya si Nicholas sa pisngi bago ito inutusan na pumasok na sa loob ng classroom. Susunduin kita mamaya. Hintayin mo ako. Yes, Mommy. Kumuway-kuway pa ito bago nakihalo sa mga bata para simulan ng klase. Nagtaksi na lang siya papuntang Sendejas Corp dahil sinugod ang asawa ni Mang Rene kagabi sa ospital. Dengue raw, kaya pala ilang araw na ang lagnat. Siya, pinapatawag ka ni Ma'am Tanya. Salubong sa kanya ni Ditas na makarating siya sa palapag ng kanilang departamento. Nandito na siya? Nagsiklib kasi si Tanya, kinabukasan, pagkatapos nilang magkita sa mall. Bumakas ang pag-aalala sa mukha ng babae nang tumango ito. Nasa isip na baka pag-initan siya lalo ng head marketing department. Ilagay ko lang tong bag sa opisina ko. Aniya, huwag ka na lang kayang pumunta, iba ang kutob ko eh. Ano naman ang gagawin niya sa akin? Tawa niya. Hindi ko alam, pero ibang nagagawa ng broken-hearted. Break na daw si Tanya at ang boyfriend niya. Baka ikaw ang sisihin. Wala naman akong ginagawa. Umasim mo mukha niya. At saka, hindi ko type ang lalaki niya. Tama, wala naman yung binatbat kay Sir Craig. Gusto nang maniwala ni Sharna sa kutob ni Ditas. Ngiti-ngiti kasi si Tanya nang pumasok siya sa opisina nito. Nakaayos ang babae ngunit halata niya ang maitim na kulay sa ilalim ng mga mata nito, kahit takpan pa ng concealer. Sharna Phil, have a seat. She even motioned her hand like a firm and proper like professional one. Ano pong kailangan niyo sa akin, ma'am? Tanya, call me Tanya. Umuwang ang kanyang labi sa pagtataka. Mas lalong tumamis ang ngiti nito sa kanya. I'm sorry sa lahat ng sinabi ko, Sharna. I was just stressed these past days. Ikaw ang napagbalingan ko. Hilaw siyang umiti rito. May kailangan po ba kayo sa akin, ma'am? Mukha kasing ang bait mo ngayon. Pinanood niya ang pagbasa nito ng labi. Ikaw sana ang ipapadala ko sa pag-inspect ng mga new products natin sa laboratory para sa upcoming big campaign ng Rock Pharma. Hindi ko naman po trabaho yun, ma'am. I know, it's mine. Pero ang dami ko kasing tatrabahuhin ngayon eh.
Natambakan dahil sa sick leave ko. I heard that you're very efficient kahit nung nasa Meldrain ka pa. Don't worry, hindi ka naman mapapano dun eh, kasi kasama mo mga representative na galing sa ibang department. Sorry ma'am. Pupunta ka lang naman dun para sa mga products. This is very easy for you, Shinrafil. Don't worry, this is the biggest campaign for Rock Corporation this year. Hindi ko sisirain ang pinaghirapan nating lahat, if that's what worry you. Pumayag rin siya sa huli. Napapasintido na kasi ito at mukhang aawayin ng kahit na sino para matapos na. Nawala ang kanyang pagdududa nang nakita niyang papunta ang head ng financial department sa kabilang building. Una niya'y makakasama niya iyon sa pagtingin ng mga produkto. Sinalubong siya ng banday ng laboratory ng Rox Pharma matapos ang ilang minuto niyang paglalakad papunta sa gusali ng mga ito. Inakay siya ng lalaki sa kaliwang bahagi ng lugar. Nasaan ang iba pang representative, kuya? Tanong niya. Nawala kasi sa paningin niya si Mr. Sohia. Sa loob, ma'am, nagsisimula na po. Tumango siya. Ang banday mismo ang nagbukas ng pinto para sa kanya. Bahagyang kumunot ang kanyang noo nang tuluyan siyang nakapasok sa loob. Hindi naman laboratory ang nabungaran niya, kundi stockroom na mga lumang gamit. Tumalikod siya para sana lumabas ulit nang kinain ng dilim ang paligid. Shit! Mura niya. Palabasin niyo ako rito! Buong pwersa niyang sinipa ang bakal na pinto. Shit talaga! Mangiyak-iyak niyang sigaw dahil naiwan ang kanyang cellphone sa bag. Kunot ang noo ni Craig habang panayang tipa niya sa cellphone number ni Shandra. Nakailang tawag na siya rito simula pa kaninang alas 7 ng gabi. Pagkauwing pagkauwi niya galing sa opisina. Alas 9 na ng gabi sa Australia at alas 7 naman sa Pilipinas. Nakauwi na dapat ito at si Nicholas sa bahay nila. Ring ng ring ang cellphone nito kanina na ngayon nga'y naka-off na. He even tried calling Mang Rene, but the old man was in the hospital for his wife. Mabilis niyang sinagot ang tawag nang makitang si Eddie yon. Dad, nasa Pilipinas ba kayo? Are you with Shine Nicholas? Tell my wife to answer my call. Yun sanang itatawag namin sa'yo, Craig. What? Why? What happened? Nakapamayawang na naglakad-lakad siya. Tumawag ang security guard ng North Shore Academy. Kung hindi pa sila nagdebot sa buong eskwelahan, hindi nila malalaman na naiwan ang apo ko mag-isa sa waiting shed. Umiiyak si Nicholas, alas 7 na ng gabi. Fuck! Where's my wife? We don't know. Nagsabi siya na hintayin siya ng apo ko. Pero gubabida, wala pa rin ang asawa mo. Dad, this is not good. Find my wife. Where's my Shandra? Natanong mo ba sa mga empleyado ng corporation? Baka nag-overtime lang. Baka... Binalot ng kabag sistema niya. Pinagpawisan ng kanyang mga palad. Sarado na ang opisina ni Sean Rafael. Nasa logbook din na umalis siya kanina ng Rock Building kaninang alas 4 ng hapon. Mabuti na lang at papunta na rin kami ni Francia sa North Shore nang tumawag ang school guard. Dad, Sean will never do that to Nicholas. Mahal na mahal niya ang anak namin. I know, Craig. Don't worry. Pinakalat na ng mga tauhan ko para hanapin siya sa syudad. Nasa Maynila rin ang kapatid niya. Baka kasama niya. I'm fucking going home. Frustrated niyang sinabunutan ang sarili. I'm going home and you can stop me, Dad. Tangina, pakialam ko kung bumagsak ang pharma rito. Bumuntong hininga si Eddie sa kabilang linya. Alam nitong hindi siya papapigil kahit pa bumagsak ang buong korporasyon dahil iiwan niya sa peligro ang Rock Pharma sa Australia. Alright. Suko nito. Ramdam niyang umiling pa. Ipapadala ko si Poseidon kapalit mo. Nicholas wants to talk to you. Narinig niya ang yabag ni Nicholas at pagtawag sa kanya. Hey, buddy. Sumibi ang anak niya nang marinig ang kanyang boses. I'm sorry, Daddy. I'm sorry. What for? He chuckled, almost teary-eyed. Alam niya na ang kasunod niyon. I didn't protect Mommy. Mommy's not here in our house. Hindi ko po alam kung nasaan. Tatawagan siya ni Grandmommy pero patay yung cellphone niya. Humikmi ito. Daddy, sorry po. Nicholas baby is sorry. Hanapin ko po si Mommy pero sorry. I'm going home. We'll find your mom. Stop crying. Lungkot po ako kanina. Hindi po ako papabayaan ni Mommy noon po. Kahit sick siya, sundo niya ako palagi sa school. We'll find her body. Don't worry. You sleep. Kausap niya pa rin si Eddie habang nag-iimpake siya ng mga damit. Rinig niya ang utos nito sa mga tauhan na hanapin si Shandra, maging sa mga ospital. Ilang beses siyang napamura ng marinig ang mga posibilidad na lugar. The idea of hospital scared the shit out of him. The fucking idea of dark corners of the street can make him lose his mind.
Inistorbo niya ang piloto para lang umuwi sa Pilipinas. Kahit nasa impabawid siya, ay hindi pa rin siya mapakali. Maya't maya niyang tinatanong ang piloto kung malapit na ba sila o ilang oras pang hihintayin niya. Kung hindi lang siya ang boss nito, ay hinagisa siya sa bintana sa kakulitan niyang mas bilisan pa ang pagpapalipad ng eroplano. They took 5 hours before the airplane landed on the Philippine soil. Hindi pa tuluyang lumalapag ang eroplano ay nakabang na agad siya. Madaling araw na sa Pilipinas. Wala pa rin nahanap ang mga tauhan ng kanyang ama. Tumawag na rin siya sa City Hall para i-check ang mga CCTV sa buong syudad. Pero walang Sean Rafael na nahanap. Sinong nagsabi na lumabas siya? Nakapamewang yung tanong sa ama nang makarating sa North Shore Town. The guard and some of the employees. Pinacheck na rin namin ang CCTV sa lobby. Nakita na lumabas siya ng building. Saan pupunta si Sean Rafael? Problemado niyang tanong. Masyadong mahina ang pwersa ni Vulture para makatapak pang muli ang matanda sa Pilipinas. Si Amadeo sa makakaharap nito sa oras na pumasok ulit ito sa teritoryo ng ama ni Fontalion. Greg, saan ka pupunta? Sigaw ni Eddie nang paharabas niyang kinuha ang susi ng kanyang kotse. Hindi niya ito pinansin. Nilagpasan niya mga kausap nitong pulis. Hindi pwedeng wala siyang gagawin. Bawat segundo na lumilipas ay importante sa kanya. Ito na ba ang bastarda ni Norlan? Ito ba ang batang pinipili niya kaysa sa amin ang anak niya? Sean Rafael was sure she was dreaming. But why do the sense she's seeing was familiar to her? Lalo na ang familiar na boses ng babae na naririnig niya mula sa kung saan. Familiar din ang madilim na kwartong kinaroroonan niya. Ngunit hindi niya matandaan kung saan niya ba iyon nakita. Kinailangan ko pang kidnapin ang batang yun para mapasunod ko sa akin ang asawa ko. Mama! Mama! Bumigat ang kanyang dibdib sa pag-iyak ng batang nasa gitna ng madilim na kwartong yun. Hindi malinaw sa kanyang mukha, pero may pakiramdam siya na kinala niya kung sino. Patahimikin mo nga ang batang yan! Perwisyo sa buhay ko! Ma'am, anong gagawin natin dito sa bata pagkatapos? Hindi ko pa alam! Singhal ng babae, kasabay ng pagbuga ng usok sa sulok na kinaroroon na nito. Hanggat nasa akin ang batang yan, hawak ko sa leg si Norlan. Idispatch na lang pagkatapos ibenta sa sindikato o di kaya iwan sa kung saan. Parang palabas sa pelikula, sa isang kisap mata, nagbago ang paligid ni Sean Rafael. Nakita niya ang batang siya na kasama ang kanyang ina sa bus station. Palingalinga si Ara habang mahigpit siyang hinahawakan nito. Nasa sulok ng isip niya, alam niyang 3 taong gulang pa lamang siya ng mga oras na yon. May tinatakbuhan sila na hindi niya alam kung sino. Basta na lang niya nakita ang sarili na sakay ng taxi kasama ang ina papuntang bus station. Nilingon niya si Ara nang impit itong tumili, sabay hila sa kanya papasok ng bus. Bicol! Bicol! Aalis na! Isiniksik nito ang sarili sa mga pasaherong naglalagay ng mga gamit sa compartment ng bus. Panay ang yuko na para bang may pinagtataguan sa bus. Nang makaupo sa pinakahuling bahagi, saka pa lamang ito nakahinga ng maluwag. Ilang ulit itong umusad ng pasasalamat nang nagsimulang umusad ang bus palabas ng terminal. Ma? Tawag ng batang siya at hinawakan ang pisngi nito. Naluluhang umiti sa kanyang ina. Ligtas ka na. Ligtas na tayo, anak. Pangako, bibigyan ka ni Mama ng tahimik na buhay. Pangako. Sa siya? Come on, love. Wake up, please. Craig's voice was trembling. She forced herself to open her eyes. It was hard and painful. Parang pinupukpok ang ulo niya sa sakit. Sa nanalabong paningin, nakita niyang nag-aalala ang mukha ni Craig. Gusto niyang tawagin ang pangalan at tulungin kung bakit nandito na ito. Subalit hindi niya magawang buksan ang kanyang bibig. She was too weak to open her lips or lift her finger. Pakiramdam niya ay pagod na pagod ang buo niyang sistema. Ang sakit ng ulo niya kanina pa.